Alright. Hello guys, what's up? Si Dexter to. At ito po ang aking returning player's guide para sa Mir4. Sisimulan po natin ang pagbalik ko sa Mir4 sa pamamagitan ng pagbili na lang ng NFT guys para makasabayan ko naman talaga yung mga gusto kong makalaro na tropa ko dito sa larong ito. Syempre instead na mag-antay ako ng oras at mag-grind para ma-reach ko yung level na meron sila, e bibili na lang tayo para naman mas ma-enjoy natin. So pagpapalit nyo ba ang oras sa pera or ang pera sa oras? Yun lang po ang basihan natin. Anyway, kaya nang sabi ko, hindi na rin po ito tungkol sa play to earn mechanics nito, ano, yung dahilan ko ng pagpasok dito, kundi na rin lang yun nga, gusto ko makalaro itong mga tropa ko, magkaroon ng content na kasama sila, and yun, kaya ito po ayun, sa Mir4. So, first and foremost po, kung ikaw po ay bibili ng NFT character sa xdraco.com/NFT/list tayo pupunta. At ipapakita ko lang po kung paano gamitin itong site na to kung ikaw man ay maghahanap ng character. So unang ginagawa ko is maghahanap muna ako ng level. First and foremost, yun yung aking basehan. Ngayon kung gusto mo naman na specific character, pwede mong piliin dito. For example, warrior ang gusto mong pagpilian. May different level chan at different power scores kung makikita natin. Ngayon by default, ito ay usually nasa newest, no? So palitan mo na rin lang yan ng lowest. By doing that, syempre, pinakamababang presyo muna yung lalabas, depende sa level na gusto mong ilagay dyan. Meron din ditong power pero hindi ko na rin ito ginagalaw. Anyway, kung gusto mo lang pakiramdaman yung market ngayon, nandito yung top trades at saka mga recently traded dito na characters. So by doing this, makikita mo ano ba ang presyohan talaga ng mga characters ngayon. Nung tinanong ko kung anong pagkakaiba ng level 80, 90, mga 3 to 4 months grind din daw yun. So just put that in mind. Anyway, as a general tip po na naibigay sa akin ng mga dati kong kaklan, no, nasasalihan ko po ulit ngayon, kapag titingin ka ng mga character, syempre tignan mo na rin kung anong level na ba itong mga skills nila, di ba, kung goods na ba, tapos kung maganda raw ba itong mga spirits, syempre for the particular spirits na ganyan, and itong mga training part na ito ay mataas yung constitution, solitude, yung mga ganun, depende sa characters, pwede nyo na pong tignan yung mga bawat character na natitipuan nyo. So for example, warrior, hanap kayo ng warrior characters guide ng Mir4 para at least malaman nyo ano bang specific na hinahanap dito, no? So again, as a reminder, tignan mo ano yung mga weapons or items na nandyan, tignan mo yung power score dyan, tignan mo rin kung anong mga skills ang nandito. Ngayon, another thing na titignan mo na hindi mo nafa-farm is yung epic skills at saka epic pets, no? So kung may character ka na mapupusuhan at okay yung pets nila, take that in mind din. So ayun, pagpalagay natin na nakapili na po kayo ng character, no? Anong next na gagawin natin? Siyempre, maglalagay na tayo ng laman sa wallet ng ating Wemix. So ito, may Wemix login dito. Kailanganin mo po yung iyong cellphone para makapag-download nitong Wemix wallet. Ipag-prepare nyo lang po yan. And from there, self-explanatory naman kung paano ka rin lang nagka-connect ng mga apps sa cellphone. So madali lang naman po siya. So ito po makikita natin dito, no, Wemix credit balance, yun yung kailangan natin para bumili ng character. So para makakuha tayo niyan, ang una nating gagawin ay pumunta sa Binance. From Binance, hahanapin po natin itong clay. At itong clay ang ating bibilhin. So ganun na rin lang ang gagawin ko. Okay, yung pinakamabilis na way na magagawa natin na makuha yung clay is punta tayo dito sa trade, tapos convert. Pagka-click natin ang convert, dito tayo mapupunta. From here, pili ka kung anong gusto mong ipangbili. BUS, diba? Ako, yun yung gagawin ko. Tapos i-search mo lang dito yung clay. Once na nandiyan ka na, diba, pwede mo nang i-determine dito kung magkano worth. For example, ako $400 worth, ikiklik ko na ang preview and then pwede na akong mag-convert. Okay, from here pwede na tayong pumunta sa wallet at overview. Napin lang natin yung clay dito sa fiat and spot. Type natin dito yung clay para lumabas siya, tapos pwede na natin siyang i-click dito as withdraw. From here, kukunin lang natin yung address natin, no? Kasi iisang network lang to, Clay. Pwede mo, for example,
habang naka-login ka na at ginamitan mo na nga ng cellphone yan para makapag-login ka dun sa site na to at yung WeMix naka-pair sila, di ba? Yung wallet information mo nandito sa upper right, kiklik mo to and then my wallet, tapos yan, kakopy mo na lang ito. So para i-counter check yan, pwede mong i-check yung iyong cellphone ulit, yung app, kung matching ba sila. So sa address, ipipaste ko lang, tapos ayan na, network clay, spot wallet, click max and then withdraw. So from here sa app mo, click mo lang yung WeMix kasi nandyan na, exchange to WeMix credit guys. Hindi ka maliligaw dito, napakadali. And ako, kukonvert ko lang para may WeMix credit na ako. So nandun pa rin siya, tsaka gagalaw rin lang yung confirmation. So andito ulit tayo sa xtraco.com, balik tayo sa wallet, makikita natin doon may WeMix credit na tayo. So ito na yung character na gusto kong bilhin, kailangan mo lang iscan ulit yan. And i-confirm mo na gusto mo talaga siyang bilhin. Confirm password. Okay, nag-confirm na siya na nabili na daw natin. Balik na lang tayo dito sa app. Balik na lang tayo dito sa website. My NFT listed sealed. Tignan natin. Saan dito ang ating character. So hahanapin ko muna siya. My wallet, my characters. Okay, so nandito ako ngayon sa account ko, nilogin ko na siya, load NFT, sabi niya i-link daw natin yung WeMix ID natin. Hindi na natin pwedeng palitan or i-unlink ang WeMix once na nandan na. So walang atrasan, touch move, sign in with Google. So ayun na, sign in with Google, nandito, NFT character list, nandyan na siya. And i-okay. Once the NFT character is loaded, it cannot be registered in other servers. So tatandaan natin yun. Click OK. So ito, may notice lang siya. Registered characters cannot be registered again on another server. The server reputation and time-limited codices of the character will be merged. Loading, it will restart the game automatically. Do you wish to continue? Click OK. Sign in. Ayan. Restarting. Okay. Click. Excited naman ako. At ayun na po yung ating character. This is it, pansit. Yeah, baby. Uy, may pakpak pa pala to. So, eto na guys. Lock yata kung sino man ang dating owner nito. Ito na ang ating connection. Okay. So from here, lalaro ko na lang muna. Pag-aaralan ko muna guys kung paano laruin ulit itong game. I'll see you again next time. Stay tuned for our next video.